Magandang araw sa inyo at welcome sa aming video. Ito ang Cobra GX 8000 Plus na bagong detector ng GeoGround Germany na mas pinaganda ang kanyang technology. Meron itong long-range locator na technology at ngayon ay meron na itong 3D ground scanner. Ito nga pala ay ginagamit sa paghahanap ng gold, gold treasure, diamond at cavities. Meron itong range hanggang 3,000 meters at may lalim na capability hanggang 50 meters. Ito ang parts and accessories ng Cobra GX 8000 Plus. Meron itong main unit at meron itong color display. May mga navigation button siya. Type-C port na siya. Kabitan ng dalawang antena at kabitan ng geo unit na wire. So ang kanyang battery ay nandito sa likod. Ito ay lithium-ion battery. At meron din itong main unit. Ito naman ang ginagamit para sa 3D ground scanner. Para sa kanyang ionic at bionic search system. So meron din itong IBI o ito yung kanyang sensor para dun sa kanyang main unit ng 3D ground scanner. So meron din itong mga charger dito at yung kanyang antenna na kinakabit dito sa kanyang main unit, dalawang piraso yan. At syempre ito yung kanyang rod para ito sa single person. So dalawang piraso yan, gamit ang single person na long range. Meron din itong dalawang antenna na kinakabit dito sa kanyang rod. At meron itong apat na pirasong rod. Itong mga to ay ginagamit para sa dual person long range locator na search system niya. So meron din itong geo unit. Itong geo unit niya ay kinakabit dito sa main unit. At meron itong wire. Siyempre para mas mapalakas ang kanyang signal at yung kanyang accuracy. At meron itong handle. Itong handle niya ay kinakabit dito sa kanyang main unit ng ionic bionic at yung kanyang 3D ground scanner na search system na main unit. At meron din itong transmitter. So ito namang transmitter niya ay magkoconnect siya dito sa main unit na automatic pag nakapareha sila naka-on. So itong transmitter na to ay ginagamit sa mga long range search system na search system kumbaga. So yan ay kinakabit, may wire yan na kinakabit dito sa mga rods. So meron siyang mga wires, nandito rin siya. Charger, kompleto siya. At syempre meron siyang warranty card. Ang warranty nito ay 5 years warranty at meron din kami binibigay na golden detector warranty card. So itong kanyang case ay waterproof at shockproof case. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung ano yung mga parts na kailangan para sa single person na long range locator. So kailangan mo nitong dalawang rod at itong antenna. So ikakabit mo lamang yan. Meron naman siyang thread. So ikot mo lang. Ito rin, ganun siya. Habaan mo lang yan. Siyempre, itong ating transmitter. Ikot mo lang yan dito. At yung isa pang wire. At ngayon naman, makikita mo dyan sa ilalim, meron siyang kabitan itong wire. Isa naman. At ngayon, syempre, kailangan mo ito ikabit yung kanyang geo unit. So, meron siyang kabitan sa likod. Ganito siya. Yung geo unit. Yan lang siya. At kakabit mo sa main unit. At ito ibabaon mo hanggang 10 cm sa ilalim ng lupa. Kumbaga itong rod niya, ibabaw mo sa ilalim ng lupa yan ng 10 cm. Ito ang long range locator search system ng Cobra GX 8000 Plus. Press lang natin ng OK at meron tayo ditong choices ng single person na long range at meron tayong dual person na long range. So ngayon, piliin natin ang single. Ito naman yung kanyang mga target na available dito. So meron tayong silver, platinum, iron, gold veins, gold treasure, gold, diamond, copper, cavity, at bronze. So kung halimbawa, ang pipiliin mo ay ang gold treasure. So ibig sabihin niyan, pag pinili mo yan, ang kanyang hahanapin ay gold treasure lamang. Wala nang ibang target. So mafi-filter niya na yon. Gold treasure lang kanyang hahanapin. Itong soil type naman, meron tayong available dito na high mineral. Meron tayong low mineral. Snow, dry, wet, stony, rock at normal. So depende yan sa type ng soil na meron ka.
And ito naman kanyang range na adjust ito. So ito ay from 0 hanggang 3,000 meters yan, pwede mong iset. So kung gusto mo halimbawa na mas mababa lang, kahit 1,650 meters, pwede naman yon. Basta ang maximum na ay 3,000 meters. Then, meron din itong depth kung saan makakapili ka hanggang 50 meters ito. So kung halimbawa gusto mo ng 25 meters lamang, so hanggang 25 meters lang ang kanyang ide-detect. So summary, ito yung mga settings na ginawa mo. So ang target natin is gold treasure. So press mo lang OK at pwede mo nang gamitin ngayon ang single personal long range locator at ito yung hanapin niya ang gold treasure lamang. Ganito naman ang paggamit sa single personal long range. So kailangan man itong dalawang rod at syempre kailangan ang position mo ay medyo nakababa at lalakad ka. Kung iikot naman siya ng kanan, susundan mo lang siya. Kung saan siya pupunta, susundan mo lang ang mismong rod. So habang naglalakad ng dahan-dahan. Pag kaliwa naman, susundan mo lang siya. So hanggang mag X ang kanyang position, katulad nito. Pagka nag-X na siya, ibig sabihin yan ang target ay nasa ilalim ng lupa. Ngayon, kung habang naglalakad ka ay bigla naman siyang nag-open wide. So, umo-open wide siya ng ganyan. Ang ibig sabihin naman yan ay ang target ay nalagpasan mo na. So, pagka umatas ka at binalikan mo yung target na yon, mag-X ulit yan. Basta ang ibig sabihin ng X ay ang target ay nasa ilalim mismo ng dalawang rod. Papaliwanag ko sa inyo ngayon kung paano ginagamit at kung ano ang ibig sabihin ng mga position ng apat na rod gamit ang dual person na long range locator. So pag nakita nyo na kumaliwa ang dalawang rod na ito, ang ibig sabihin niyan ay nasa kaliwa ang target. So ngayon mag-move kayo dalawa sa kaliwa at ulitin nyo ulit ang procedure. Ngayon naman pag kumanan, ang ibig sabihin niyan ay ang target ay nasa kanan. So mag-move kayong dalawa sa kanan at ulitin nyo ang procedure. At pagka bumuka naman ang dalawang rod or yung apat na rod na to na magkakonekta, ang ibig sabihin niyan ay merong hollow space sa ilalim ng lupa or pwedeng tunnel yan. So pagka naman ang dalawang rod na to ay nag-X, ibig sabihin niyan ay merong target sa ilalim ng dalawang rod na to or sa ilalim ng lupa mismo, sa ilalim. So ngayon naman pagka bumaba siya ng ganito, ang ibig sabihin niyan ay ganun din, merong target sa ilalim ng lupa. Ngayon naman ang pinakahuli, pag umangat itong dalawang rod na to, ang ibig sabihin niyan ay it's either merong gap or hollow space sa likod ng dalawang tao. Kaya ngayon, mag-iikot kayo ng 90 degrees at ulitin nyo ulit ang process simula dun sa simula. At ngayon, malalaman nyo ngayon kung yun ba ay talagang target or baka hollow space lamang. Ngayon naman, ang ating i-discuss ay ang Ionic Search System. So, ang main unit ng Ionic ay i-coconnect natin sa kanyang main unit ng Cobra GX 8000 Plus. So, ngayon, piliin natin ng Ionic at pinaroon tayo dito yung choices na dalawa, Ion at Ionic. So, sa Ion, piliin natin at ganito ang inyong makikita. Ito, ang ibig sabihin nito ay magpo-focus to sa metallic object lamang. So, itong Ionic ay para sa lahat ng metallic object na detection. So pagka merong metallic object na malapit sa kanya ay mas tataas ang kanyang tunog habang papalapit ka ng papalapit doon sa target. So ngayon naman, meron tayo ditong Ionic. Itong Ionic naman ay magde-detect ng metallic object at kahit anong metallic object din. At meron din itong detection ng cavity or yung hollow space sa ilalim ng lupa. So dalawa ang kanyang i-detect, metallic object at cavity. Yun ang kanilang pagkakaiba. So ang Ionic, ibig sabihin niyan, ang hinahanap na target ay yung may mga Ionic content, kumbaga yung mga matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa o yung may mga singaw ng bakal. I-discuss naman natin ngayon ang Bionic Search System. Ang Bionic Search System ay parang Ionic Search System. Ang hinahanap niya pa rin ay yung mga may singaw ng bakal o merong Ionic content. Yung mga long time buried treasure or object. Ngayon, ang pagkakaiba nila dito sa Bionic, ang Bionic ay maglalaka ng isang target or kukuha ng isang sample. Like for example, meron kang gold bracelet kung halimbawa ito. But, syempre, kailangan mo siyang ilapag sa walang metallic object bago mo siya ilock. Kung halimbawa ito ay gold bracelet, ngayon pasukin muna natin itong Bionic. So, may laser yan para guide mo kung saan siya nakatutok. Ilalock mo siya gamit ang trigger button. Lock mo lang siya halimbawa. Itututok mo siya ngayon after mong malak sa ibang location kung saan mo gusto maghanap ng same content ng gold bracelet.
Ito ay example lamang. Kung halimbawa itong ating aking relo ay gold bracelet. So, lock mo, search ka sa ibang lugar, at hahanapin niya ay same content ng iyong nilock. Ngayon naman, ang i-discuss natin ay ang 3D ground scanner ng Cobra GX 8000 Plus. At syempre, kailangan natin gamitin itong unit ng Ionic. Ito ay ginagamit din para sa kanyang 3D ground scanner na search system. So, on mo lamang yan at ma-automatic na siya magkoconnect mismo dito sa kanyang main unit. Ngayon, meron itong tablet. So, itong tablet ay powered ng GeoGround Analyzer software. Ito naman, pwede mo siyang i-connect sa mismong main unit at pwede ka dito gumawa ng settings mo. So, dito pwede ka mamili ng path kung zigzag or parallel. So, pili tayo ngayon ng parallel. Ngayon, start point mo or direction kung left or right. Then, meron ka ditong manual or automatic. So, halimbawa kung automatic, ito yung ginagamit sa mga open field. Ang manual naman ay sa mga mabundok or mga pataas na area. Ngayon, halimbawa, manual lang pipiliin natin. So, meron tayo ditong choices ng lines at pulses. So, ito yung number ng lines. Piliin lang natin ay 4. At meron din tayo dito, gawin natin 4 din. At maliit lang yung ating area. Start mo lang. At pwede tayo mag-scan. So, ganito ang ating gagawing path. Kailangan hindi mo iniikot ang mismong main unit. So, ulit lang yan. Parallel, babalik ka. Paganun lang ulit. Lakad ng dahan-dahan. So, each step mo, pinili natin ay manual. Each step mo, pipihit ka or pipindot ka ng trigger button. Skip mo lang yan. At pwede tayo mag-scan. Ngayon ay gagamitin natin ang 3D ground scanner. So, ito ay konektado na sa ating main unit ng Cobra GX 8000 Plus. So, pwede mong gamitin ang 3D ground scanner ng Cobra GX 8000 Plus patapos mong gamitin ang long range locator. So, nalocate mo ang target. Ngayon, gusto mong malaman kung ano ang structure ng ilalim ng lupa at pwede mo na siyang i-analyze. At least, malalaman mo rin yung lalim. So, ang pinili natin ay manual. So, each step natin ay pipress tayo ng trigger button dito. So, ang layo ng dapat kada step mo ay nasa 30 cm. Basta yung isa. Ngayon, babalik tayo. At dito tayo sa kanan. Balik ulit tayo. At ngayon, pwede natin i-save yung ating in-scan. At pwede tayo mag-analyze sa kanyang tablet. Ganito ang example na ating in-scan sa ground. So, kung makikita nyo, pwede nyo siyang i-view ng 2D at pwede rin ng 3D. So, itap mo lang ng ganyan. Pwede mo siyang i-zoom out, zoom in. Pwede mo siyang i-reset. At pwede mo malaman ang lalim. So, sa kanyang lalim, kung makikita mo kulay pula, ang ibig sabihin niyang kulay pula na yan ay metallic object. So, kung makikita mo, 1.1 meters. So, meron din tayo dito. Ibig sabihin niya na 1.1 meters yung lalim ng metallic object na yon. So, meron tayo sa part na to, blue, ibig sabihin niya hollow space. Or merong kumbaga tunnel, pwede yan. Depende sa image na makukuha mo. Kung itsurang tunnel naman siya, malalaman mo kung tunnel or hindi. Basta hollow space siya pagka blue ang kulay na lumabas. So makikita mo naman dyan 0.9 meters. Ibig sabihin yan, less than 1 meter yan. Dito sa kabila, 0.6 meters. Less than 1 meter din yan. So, ito naman, yung green na yan, ibig sabihin yan ha, ay walang target na kahit ano or walang metallic object. So yung dilaw na makikita nyo na yan yung ionic content, yan yung singaw ng bakal or ng ginto at kung anong klaseng bakal man yung kanyang na-detect. So gumamit ka naman ng long range, kung na-detect mo ay gold treasure at in-scan mo yung area na yon at lobas yung pula, ibig sabihin gold treasure yon, di ba? So meron din tayo ditong data, lalabas din dyan. Meron din naman dyang type ng soil. Kung halimbawa kung anong klaseng type ng soil ang iyong in-scan, yung iyong ground, meron tayo dyan mga choices. So, meron din tayo ditong filter. Kung gusto mong i-remove yung green, ibig sabihin niyan yung walang target. Kung gusto mong i-view yung mismong target lamang or yung hollow space din. So, kung gusto mo mag-focus doon. So, ganito ang madaling paraan para ma-analyze mo yung lupa at malalaman mo yung lalim ng target na hinahanap mo. Cobra GX 8000 Plus, available sa Golden Detector Company. Para sa inyong mga katanungan, maaari nyo kaming kontakin sa makikita nyong number sa screen.